po ng mga tao po na nakapag-usga na po sa amin na kiniklear po namin yung name namin dito. Para mapanood sa TV, yung NBL po, yung National Basketball League. So, niya kamahal yung team niya, yung liga, yung thrill ng laro. Ganun rin pa, kung sakaling kukunin ka ni Coach Jinggoy, willing ka maglaro sa team niya? Yes po. Siyempre, isa pong magandang sa team mo. Si Senator Manny Pacquiao, who is the founder of NPBL, pupunta sa NBI para idemanda may mga Chinese syndicates na involved dito sa game fixing. What happened sa NBI? May representative ng NBI dito. Good morning. Yes. Your Honor, pending trial po lahat ng cases po. Pending trial? Yes, sir. At tagal na na. Yes, sir. We submitted the trial to trial. The committee, sir, the status of the cases, sir. No, may I know the status of the case that was filed by Senator Manny? This was around how many years ago? 2-3 years ago? Yes, sir. Ongoing pa yung court hearing, sir. Court hearing? Nasa korte na? Yes, sir. Several courts, sir. Like what court? Manila? RTC? RTC ba ito? Meron pong Pasay, Cavite, Bacolod. May I know the status of the cases filed? It's ongoing trial, sir. Ongoing? Yes, sir. O pagka na-resolve na, may decision na, furnish nyo kami ng kopya. Yes, sir. We will submit to the committee, sir. Alright. Doon sa, sino pa ba yung mga players dito na kasapi ninyo na nasa red card? Meron pa ba? So they can clear the name. So bigyan natin pagkakataon na malinis yung kanilang pangalan. Okay. Yung kayo, wala na. Yung mga players dyan, wala yung pangalan nyo rito sa mga nabanggit? Wala na po sa team namin, Your Honor. So dalawa? Tatlo po. Tatlo kayo? Opo. Salamat po, Your Honor, sa chance po na at least makita rin po ng mga tao po na nakapag-usga na po sa amin na kiniklear po namin yung name namin dito para po, kasi bilang player po, ina-idol kami ng mga anak namin. Siyempre, gusto pa po namin, siyempre, gusto pa nila po na kami makita maglaro habang bata pa po kami. So yun po, ako po talaga, gusto ko lang po i-clear name ko and sobrang stress na po kasi nadamay na po yung family. Ito lang po talaga pong support ako sa family ko and yun po, gusto ko lang po i-clear name. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Sen Jinggoy, Sen Bonggo, and Sen Bato na binigyan niyo po kami ng chance na i-clear po yung name namin. Kasi po, I wanted to play pa po talaga. Lalo po ngayon sa pinapakita ko po sa PSL na pinaprove ko po sa sarili ko na kaya ko naman po talaga. And sana po, mabigyan pa po kami ng chance ng MPBL, kung ano pa pong liga na makapaglaro pa po at maprove po namin sa kanila na hindi po talaga kami ganun. Yun lang po. Sen, maraming salamat po. Bago ka naglaro sa MPBL, saan ka naglaro? Naglaro po ako ng NBL. Yung una pong liga ko po is sa amateur po kasi yung NBL po. After pag-graduate ko po sa Lasal. Lasal? Opo. Naglaro po sa NBL and doon po. Nag-player ka ng Lasal? Yes po. Sa DASMA po. Ah, hindi sa UAP? Hindi po. So yun po, after ko po makagraduate doon, nagkaroon po ng chance na makalaro po at mapanood sa TV yung NBL po, yung National Basketball League. So doon po, may na-accomplish po ako. Ako po yung nag-MVP doon. And then, yun nga po, na-scout na po ako sa MPBL. So yung first season ko naman po sa MPBL, hindi naman po masyado gamit kasi nga, bata pa po. And second, sana wala na po akong team. And lastly, tumawag lang po sa akin yung Montilo Packagers na maglalaro po ako. Ako lang po sila sa guard. So ako po agad, kasi wala pong ibang kumuha sa akin, agad-agad po akong pumunta. And ayun nga po, naglaro naman po ako ng maayos, okay naman po yung stats ko. And then sa sunod na season po, which is dun po kami na red card sa Bacolod, binibigay ko lang naman po yung best ko. Minsan nga po kahit injury po ako as a player, gusto ko syempre lagi akong nandun sa game and gusto ko lagi akong pinapanood ng anak ko, ng family ko. And yun lang po, binibigay ko yung best para po sa kanila. So sana po, nakikiusap po ako sa MPBL na sana po bigyan niyo po ako, yung iba po, ng second chance po para makalaro pa po. And ako po sa sarili ko, pinatunayan ko po dito sa PSL kaya sobrang thankful po talaga ako sa PSL na binigyan po kami ng chance.
And maganda po yung pinakita namin na sa second round po kami ng playoffs po. Sana po, yun lang po. Mabigyan po kami ulit ng second chance po. May nag-recruit maraming pa sa iyo? May kumukuha sa iyo sa any team sa MPBL? Yes po, same. Sa sino? Double po. Kinukuha ka? Yes po. Nasa lineup ka na? Hindi po ako ma-lineup kasi po inaantay po yung kung ano po mangyari sa appeal ko po. Kaya po, gustong-gusto ko rin po talaga pumunta dito. Yeah, naka-red shirt. So, ang kasasabi lang ni Commissioner Kenneth na he's not eligible to play sa MPBL next season. At at any rate, kausapin nyo siguro si Commissioner Duremdes o yung mga officials ng MPBL, especially si Senator Manny, i-explain it to him kung ano talaga ang ano. Because I do not want to destroy your future. Sa totoo lang, John, very passionate po ito si Senator Estrada sa laro, no? Lumilipad pa yun, nanonood, nagko-coach ng team. Ganun niya kamahal yung team niya, yung liga, yung thrill ng laro. Ganun rin po ako, kahit saan pupunta ng Antipolo, manood lang ng PBA, kahit saan po. Dahil masarap manood ng laro na alam mong laban talaga, lalo-lalo yung mga down the wire. Yes po. May isang tanong lang sa'yo. Kung sakaling kukunin ka ni Coach Jinggoy, willing ka maglaro sa team niya? Yes po. Siyempre, isa pong magandang... Sa team mo, magaling siya na coach, motivator? Yes po. Sana po, mapagbigyan din po ni Sen na makapaglaro po sa kanya. Sa kanya po mismo, sa harap niya po, ipuprove ko po na wala po akong ganyan. Ayusin mo muna yung red card mo, baka sakali. Kasi nakikita naman po ni Sen paano po ako maglaro sa PSL. So, nakikita niya po na pinuprove ko naman po sa sarili ko. And sana nga po yun, pinapakiusap ko po sa MPBL, kay Senator Manny, sa founder, kay Commissioner Kenneth, kung lahat po sa inyo na sana po mabigyan pa po ako ng chance. And ano ba height mo? 5'10 po. 5'10? Opo. Ano laro? 1-2? 1-2 po. Puno na kami. Ikaw, Howl Arboleda, ikaw, willing ka maglaro sa ating Senator Coach? Kung magbibigyan po, mapagbibigyan po ng pagkakataon po. Ano height mo? 6'2 po. Ano laro? 3? 4? Kahit ano po. Ha? Okay, tamo. Kahit ano lang, makalaro lang sa sa'yo. Ha? Pwedeng 1, ha? All around po. Ha? All around. Hindi, ano ang laro mo dyan sa Monte? Minsan po, nagpo-point guard. Minsan, nagko-quarto. Point guard? Six, ano ka? Anong height mo? 6'2 po. 6'2? Nag-uuno ka? Ay, puno na rin kami. Emergency lang po. Ikaw, Russell. Ryuse Koga. Ah, yes po. Yes po, Mr. Chair. Lalo na yan. Uno lang siguro laro mo niyan. 1-2 po. Oh, well, puno na talaga. Sa reserve na lang po. Sen. Kita mo, ganun ka nila ka hinahangaan na hindi, coach. No? Pero seriously speaking, itong tatlo na kasama rito sa red card na sinabmit ng MPBL dito. Alam nyo, ang gawin ninyo, kausapin nyo na. And you air your side, sumulat kayo na, that you're not involved in any way sa game fixing, yung over-under, point shaving, or kung ano-ano man yung mga kasapi dyan sa game fixing. Sigurado pa talaga kayo na hindi kayo kasangkot o kasabwat din sa mga sindikato. Baka may kumakausap sa inyo. Kasi meron mga players dyan na mismo, mga players mismo ang nag-head na sindikato. Hindi ko na sasabihin ko sino. Alam na ni Commissioner yan, nag-uusap kami. Hindi ba kayo kinakausap? Since wala po. Naglalaro pa sa UAAP anong araw, tsaka NCAA. Wala po, Your Chair. Sigurado kayo? Yes, o, kausapin nyo na lang yung mga officialis ng MPBL. Baka sakaling ma-reconsider ang kanila decision because that is beyond my control anymore. Kami nag-investigal lang dito ng game fixing. Maraming salamat po, Your Chair.